Hi guys, welcome po muli sa ating panibagong YouTube tutorial. Ngayong araw po naman is mag-wire tayo ng doorbell switch o buzzer switch. Bali, ito po yung ating doorbell switch o buzzer switch sa ating mga door alarms. Ito po ay isang push button switch. Yan, so pag pindot nyo dito is automatic po, babalik siya. Hindi kagaya ng ating switch sa ating mga ilaw, pag pinindot natin, yan, pag off natin is naka-off lang, tapos pag on natin is naka-on lang din siya. Ito ay sadyang ano, push button talaga, kasi minsan may mga, halimbawa may nagtitrip sa ating mga bahay, pagka pinindot to tapos switch ng ilaw yung ginamit natin is hindi mamamatay yung ating bell o yung ating buzzer. So, tuloy-tuloy po yung gagana at cause po ito ng disturbance sa atin, lalo na kapag tayo ay nagpapahinga. Sakit sa ulo po yun. Ang pag-wire man po nito is kagaya lang din ng ordinary switch. So, isang linya lang to. Yan, kabilaan. Input, output. Tapos yung gauge dito na yung haba ng copper na ipapasok natin dito is nakalagay dito. Ito, 12 mm. Tapos 1 to 2.5 mm na wire po yung pwedeng magkasya dito sa ating slot. So yun po, i-wire na natin yung ating buzzer switch. So ito po, nabalatan ko na yung ating kable. Tapos ito yung kanyang palatandaan kung gaano kahaba yung ipapasok natin. So yan po, kasya siya. So lalagay na lang natin to. Susundin po natin yung ating ginawang diagram. So line to line yung ating supply. So yung line 1 yung gagamitin natin papunta sa ating switch. Pero kung line to neutral yung gamit nyo, so yung line wire po yung ilalagay natin sa ating switch, tapos yung neutral wire naman yung rekta sa ating buzzer o doorbell. So since line to line tayo, line 1 po yung gagamitin natin dito. Kakabit lang natin to dito. Luwagan natin yung tornilyo. Yan sa kanyang input, tapos yung output naman sa kabila. Gupitan lang natin ng maayos para hindi po matanggal. Yan. Dapat po walang nakikita na copper sa labas ng ating switch. So yan po, since tapos na natin i-wire yung ating switch, so wiring na natin to. Bali, ito yung ating line 1. Siguraduhin nyo lang po na naka-off yung ating breaker or naka-disconnect muna to. Mas mainam. Bago nyo i-connect to is pagkatapos na yung ating wiring. So ito kinabit ko lang kasi masyadong maiksi at natatanggal to kapag winire ko, kaya kinabit ko na muna. Pero para safe, dapat po tsaka na natin ikabit tong ating line side pag tapos na po yung ating mga wirings. So ito, line 1, kabit natin papunta sa input ng ating switch. Bali, ito yon, kabit lang natin to, i-connect. Yan. Tapos output ng ating switch papunta sa ating buzzer, line 2 to, para lang din tayong nagwire ng
isang ilaw. Yan. Tapos syempre yung ating line to is rekta din sa isang linya ng ating buzzer o doorbell. Ito. Parekta na to. Yan. Putulin na natin itong masyadong mataas. Yan po, tapos na natin i-wire yung ating circuit. At ngayon naman po is babalutin na natin ito ng electrical tape. Dapat po maayos yung pagkabalot para po safe yung ating mga wirings. Yan. Itong tatlong joint natin. Tapos, pasok lang natin itong mga wire sa loob ng ating junction box ng maayos at tatakpan po natin ito. At saka ite-testing natin yung ating ginawang control circuit. Yung cover nga po pala ng ating switch since nasa labas to at nauulanan. So, mas mainam, weatherproof po yung ilagay natin na cover. So, ito is panloob to. Hindi to pwede kasi tendency mababasa to. At pag may gumamit, delikado pag nag-brown. Lalo na pag umuulan. So, tanong nyo lang sa nabibilhan nyo nito. Meron po yung nagbibenta din ng weatherproof na cover. Guys, try natin i-test kung gagana yung ating switch para sa ating buzzer o sa ating mga doorbell. So, on natin yung ating circuit breaker. Tapos, switch. So, yan guys, gumagana yung ating ginawang wiring. Paki-like, share, and subscribe po sa ating channel kung nagustuhan nyo po yung ating video ngayong araw. Maraming salamat po sa panonood. Comment nyo lang po yung mga suggestion nyo at kung may tanong kayo sa ating comment section. At meron din tayong mga playlist dyan. Kung gusto nyo mapanood yung mga control videos natin at sa mga wiring po natin is paki-check nyo lang po sa ating channel. Maraming salamat po.